Eto na nga mga lods, Milan L. Metodico Melindo. Una syempre, pinasalamatan niya mga kababayan niya na naka-appreciate sa tunay niyang talento. Pagkatapos ay pinangaralan niya mga bashers tungkol sa naganap sa weigh-in. Sabi ni former world champion Melindo na why should I go run to get my weight kung makuha naman? If di naman, it's a point over. Do you think it's hard to get 0.2 pounds? Pero syempre ang malaga, panalo ang ating kababayan na 34 years old kontra Chaiwat Buwat Kratok via UD at napanalunan ang OPBF Silver Featherweight title. Target pa rin ni Melindo na maging world champion ulit. Samantala mga lods, sa YouTube na Beyond the Ring with Nonito and Rachel ay sinabi ni The Filipino Flash na walang dudang maiakyat ni Inoue ang kanyang lakas sa 122 pounds division at inanakout lahat sila dito. Nagbase kasi si Donaire sa karanasan niya na ninanakout din niya dati ang mga 122 fighters basta daw malakas ang suntok katulad niya at ni Inoue. Siyempre alam na natin naka-level ng lakas ni na Inoue at Donaire si Casimero. Sa tingin nga natin, mas malakas pa nga itong si Casimero kaysa kay Japanese Monster. Kaya inanakout din na angas ng Pinas lahat ng 122 fighters. Sa latest post nga ni Cuadro Alas, It's My Boy, ay sinabi ni Casimero na kung hindi magsisipagtakbo ang mga champion na sina Fulton at Ahmad Aliyev, ay babaklasin din niya ang mga panga ng mga ito. Katulad ni dating WBO rated number 8, Rio Akaho. Ayon pa rin kay Nonito mga lods, mahihirapan daw si Japanese Monster kay The Beast dahil American Slick Fighter daw itong sa alim. May lateral movement at he's all over the place. At lalo pa kontrapelo daw ang estilo ni Inoue na straightforward na atake niya. But I mean, American fighter, you know, like right, he's a problem to solve. You know, he's all over the place, his lateral movement. There's a difference is that Inoue is a straightforward kind of person. So when you have somebody who's going around and giving him lateral movement, guess what? It's gonna be very difficult for him to maneuver. He's just straight out in the middle. Pero sa angas, matapang pa rin na pinapalabas sa alim para makita na kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sinabi kasi na alim na dinomina niya si Casimero sa sparring nila at kung hindi umawat si Gibbons ay bugbog sarado daw si angas. Pero iba naman ang istorya sa sparring video na inilabas ni Cuadro Alas na pinaglaruan lang niya sa alim. Hands up, bro. Boom! Hands up! Hands up! Boom!